at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Kung paano tayo kinukupkup, ay kupkupin din po natin ang bawat isa upang mapalakas lalo sila sa kanilang pananampalataya. Okay? Verse 2. Ate Agi. Verse 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Purihin ng Diyos. Para malubos natin ang kagalakan ng Diyos, no? Hindi lang si Pablo, kundi ang Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng iisang kaisipan, iisang turo, iisang pananampalataya. At ito yung magbubuklod sa atin sa iisang pag-ibig. At yun yung pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, magkakaisa tayo sa puso't diwa. So, wala kang makikitang masama. Puro kabutihan ang makikita mo kasi hindi ka nakatingin sa iyong kapwa. Verse 3. Kuya Mario. Huwag kayong kumuha ng anuman dahil sa pag-aangat ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Purihin ang Diyos. Ang tao talaga, yung tao ha, kaya nga ho, lahat gustong puntahan ng tao eh, no? Lahat ng magagandang lugar, lahat ng kilalang tao, lahat ng maganda, kumbaga, ay gustong mapuntahan ng tao. Para mayroon siyang maikwento at lahat ng kumari, lahat ng pag-aaral, gusto niyang matutunan para mas lalo siyang makikilala. Maraming tao dyan na isang tao, pero apat na kurso, limang kurso ang isang tao. No? May mga ganun. No? At dahil doon, yun ang ano nila, paraan nila para maging tanyag sila. Yung iba, nagpapakahirap sa gobyerno, sa militar, para maging tanyag, para makikilala. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ang lahat ho ay naghahangad na maging tanyag. Pero ang gusto ho ng Diyos ay huwag daw tayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad nating maging tanyag. Kumbaga, gumawa tayo ng mga bagay na hindi tayo ang may taas kundi ang Diyos. Yun ang turo. Salip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Okay? Mas nakakahigit sila sa atin. Mas magagaling sila sa atin. Pero mas magaling ang Diyos sa kanila, sa ating lahat. So dito, makikita na ang lahat ng tao ay yuyukod. Magbabaw. Kahit anong klaseng tao ka, kahit ikaw pa yung pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan dito sa lupa, tayo ay yuyukod o luluhod sa isang pangalan mamaya sa ating Panginoong Hesukristo na siya ibinigay sa atin ang Ama para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa Kanya.
Verse 4. Ate Bina. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Purihin ang Diyos. Pag malasakitan natin na ang ating mga kapatid ay makapagpatuloy sila, no? Palakasin natin ang kanilang loob. Kapag sila ay nanghihina, pakainin natin ang salita ng Diyos. Ganun din ang nangyayari sa atin. Pinapakain din tayo ng salita ng Diyos para tayo makapagpatuloy. Huwag natin isipin lang ang ating sarili. Na bahala kayo. Parang ganun, bahala kayo. Kung umalis kayo, bahala kayo. Kung hindi kayo magpatuloy, basta ako magpapatuloy ako. Hindi ganun. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Diba, ganun ang ginawa ni Kristo. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Verse 5 isa-isa lang pala. Kuya Kail. Verse 5. Na may magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Yeah. Naway magkaroon daw tayo ng kaisipan. Hindi ng kaisipan na pantao. Kasi kung kaisipan pantao, puro pang sarili talaga yan eh. Puro gusto ko. Yung ang tao eh, gusto ko. Pero sabi niya dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Na sa halip ang kalooban ni Kristo Jesus ang masunod, ang kalooban ng Ama ang kanyang sinunod. Ganun din po tayo. Sa halip na kalooban natin ang ating susundin, ang kalooban ni Kristo ang ating susundin. Iisang kaisipan. Diba sabi niya, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Verse 6. Kuya Sian. Pinapakita dito na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao na sobrang nagpakumbaba, sobra. Na kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Eh? Ibig sabihin si Jesus ay tunay na Diyos, ha? Hindi pa pwede sasabihin nila at mag-agree tayo na si Kristo ay tao lamang. Hindi pwede, ha? Napakalinaw dito. Na kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kumbaga, lagi natin tinuturo po sa atin ng Panginoon, na mas mataas pa rin ang Diyos na nasa langit noong mga panahong yun. Dahil nagkatawang tao nga siya, so humihingi siya na nanalangin sa kanyang Ama. Yung Diyos na nakaupo doon sa langit. Okay? Diyos Espiritu. Hindi nakikita. Pero dahil siyang ang larawan ng Diyos, kaya nagpakilala po siya sa atin at sinabi niya, kung naalala natin, na ang nakakita sa kanya ay nakakita na rin sa Ama. Ang ibig sabihin, ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa. Kaya kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7.
Ate Janice. Verse 7. Sa halip po sa nagnubat, ang pagiging kapantay ng Diyos at nagkatulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karinawang tao at nang si Kristo'y maging tao. Yon. Sa halip po sa niyang hinubad. Hindi hinubad sa kanya ng Ama, siya mismo. Kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Nabagamat siya ay Diyos, no? Inalis niya, hinubad niya. At siya ay naging katulad ng isang alipin. Titingnan po natin at analisahin natin, sobra po yung ginawa po niyang pagpapakumbaba dito na Jesus na ating Panginoong Diyos. At naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Hindi siya basta lumagpak na lang dito sa lupa na parang yung Terminator na pelikula, nahulog na lang sa langit. Hindi. Diba yung sa Terminator, nahulog na lang. Si Arnold Schwarzenegger buo, malaki na siya. O, diba? Dito, hindi. Talagang sa tamang proseso siya nagdumaan kung paano yung tao na kailangan magdadala ng tao ang babae, ipanganak ka isang sanggol, ganun po. At ang napili po niya nga sa mga panahon yun ay si Maria. Na isang berhen. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, noon ay panganak at maging tao, ito yung makikita sa kanya. Verse 8. Ate Rica. Verse 8. Nagpakumbaba siya at maging masunurin hanggang kamatayan. Paging ito man ay kamatayan sa krus. Ayan, purihin ang Diyos. Yun po ang gustong tularan natin. Gusto ni Kristo na siya ang maging halimbawa natin. Na huwag tayong magyabang. Sabihin natin, anak ako ng Diyos, ligtas na ako. Parang sila hindi pa, ikaw lang. Parang ganun, no? Patuloy pa rin natin sabihin na tayo po ay pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan at galing sa laing makasalanan. At humihingi, patuloy na humihingi po ng awa sa Diyos. Walang yabang yun pag ganun. Walang yabang. Pagpapakumbaba yun. At kung hindi ho tayo ligtas ni Kristo, kahit anong gawin natin kabutihan, pagpapahirap ng ating katawan para lang maligtas o pagpipinitinsya, mga ganon, pagpapakos sa krus, gagaya natin si Kristo, papakos sa krus, hindi tayo maligtas. At kahit sabi pa nga, kahit na sunugin ang iyong sarili at ialay, hindi ka pa rin maliligtas. Dahil isa lang ang magiging tagapagligtas ng bawat isa at yung po ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po, kahit na siyong pong Diyos, siya po yung tunay na Diyos, siya po yung ating tagapagligtas, ay nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan kasi yun yung misyon niya. At maging ito man ay maging kamatayan sa krus. Yung nakakahiyang kamatayan. Nakakahiya. Diba? Pero tinanggap niya. Alang-alang po sa atin. Yun po yun. Yun po yung gayahin natin.
Patuloy tayong magpakumbaba at manalig sa Diyos, magtiwala sa Diyos, na kahit tayong makasalanan, pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan, ay nananampalataya na ililigtas po tayo ng ating Panginoon, na hindi niya tayo iiwan at pababayaan man. Kaya patuloy po tayong tumawag sa Kanya at humingi ng habag sa Kanya. Okay? Verse 9. Verse 9. Ate Eunice. Verse 9. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Purihin ng Diyos. Dahil siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus, kaya't ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Okay? Pero, anong pangalan? Yeshua. Diba? Jesus. Pangalang higit sa lahat ng pangalan. Walang katulad. Pero dito, minsan, ginagaya po nila yung pangalan ni Jesus, no? Dito sa Masinlok, may mga Jesus din dito, kaya lang nakamatay na yung ibang Jesus dito. Okay? Kaya't ang pangalan po niya ay banal, kaya't huwag natin gagayahin. Huwag natin pong ipapangalan sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya. Dahil ang pangalan Jesus po ay banal. Niluluhuran ho yan. At hindi yan ibinibigay sa isang makasalanan. Verse 10. Ate Rusan. Ay luluhod at magpupuri ang lahat ay nang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Purihin ng Diyos. So maliwanag yun na ang pangalan ni Jesus ay banal. Hindi pwede ipangalan sa tao dahil ito ay niluluhuran at magpupuri ang lahat sa Kanyang pangalan na nasa langit, na nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Okay? May mga paniniwala yung iba na, yung mga ibang mga tao na mayroon daw tao o syudad sa ilalim ng lupa. May mga ganun paniniwala. At yan po ay nakita po nila dito, sa aral dito. Ha? Na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ba, nilalang, may mga nilalang doon sa ilalim ng lupa. Okay? Sabi naman ng mga ufologist, yung mga alien daw yon. Pero, hindi, wala tayo doon, no? Basta ang importante dito, naluluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, tayo po yon, at ang mga nasa ilalim ng lupa. At yun po ay pawang mga nilalang ng Diyos. Verse 11. Ate Manay. Verse 11, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na sa Jesucristo ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So makikita natin dito na ang focus ay sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ikaw, hindi ako ang focus. Ang ating Panginoong Jesucristo. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Yun ang gusto ng Ama. Yun ang gusto ng Amang Diyos.
na ipahayag natin na si Jesucristo ang Panginoon. Verse 12. Ate Jaira. Verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Purihin ng Diyos. So, kailangan daw ay magkaroon tayo ng buong pusong pagsunod. Hindi napipilitan lang. Parang yung magba-Bible study, nag-Bible study ka dahil gusto mong sumunod kay Kristo. Hindi napipilitan lang, no? Para masabi na ang ating mga kapatid ay nakikita ka din araw-araw din, hindi ganun. Hindi ginagawa mo ito alang-alang sa Diyos, hindi po sa bawat sa atin dito. Buong pusong pangsunod. At dapat mas lalong maging masunurin. Dahil alam natin na nalalapit na ho ang pagdating ng Panginoon. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, masigurado, no? So, paano masisigurado? Yun nga, magtiis at maging tapat sa Diyos hanggang wakas. Nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, yun yun. Pagtitiis at pagiging tapat sa Diyos. Verse 13, Ate Undit. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Purihin ang Diyos. So, nakakasunod tayo, hindi sa gusto natin. Katulad po ng sinasabi po natin kanina, na hindi ka napipilitan dito, kapatid. Dahil ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo, sa atin dito, para ipagpatuloy itong gabi-gabing pagbabible study. Kasi kung tayo-tayo nga lang daw, wag na. Abala, di ba? Yung iba dito hindi pa kumakain. Yung iba napupuyat. Yung iba pagod. Sinahabol itong pagbabible study. Di ba? Kaya kung tayo lang ang kikilo sa ating sarili, hindi na ho tayo makapagpapatuloy, sigurado po yun. Pero dahil ang Diyos ang kumikilo sa atin, ang ating ninanais na makipag-Bible study ay nagagawa po natin sapagkat yun ang kanyang kalooban. Ha? Kaya nakapagpatuloy tayo, yun ang kalooban ng Diyos, na tayo magpatuloy, na magtiis at maging tapat sa Kanya hanggang wakas. Verse 14, Ate Baby. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Papasalamat po ako sa Diyos dahil ginagawa natin ito na walang pagtutol. Minsan nalilit ako. Hindi niyo ako ginajudge. Bakit nalilit? Ganun din po kayo. Hindi ko yung ginajudge. No? So, kung dumating na yung oras, sama-sama tayo dito at walang pagtututol at walang pagtatalo. So, yun din po ang nangyayari dito, no? Ito po ay kalooban ng Diyos. Dahil sa ibang pong pagtuturo, may mga pagtatalo habang mamahagyo sila ng salta ng Diyos, yung pastor nila, may pagtatalo, may mga kontrabida. Pero dito po, napansin po natin na nasa kumbaga proseso, may tamang proseso, no? Step by step. At lahat ho ay nasusunod dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Pero siguro kung sa tao tayo sumusunod,
Marami ng pagtututol dito at pagtatalo. Pero dahil sumusunod tayo sa Diyos at naniniwala tayo na Diyos ang siya nagtuturo sa atin, kaya po walang pagtututol at walang pagtatalo. Kaya purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Sa Kanya po natin ibinibigay ang lahat ng kapurihan magpakailanman. Amen. Ano? Verse 15. Ate Bina, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlin lang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituin na niningning sa kalangitan. Purihin ang Diyos. So, ganun po tayo dinimbawa na para daw tayong bituing nagniningning sa kalangitan. Pero kahit na ganun, patuloy pa rin tayong magpakumbaba. Okay? Dahil sa walang pagtututol at pagtatalo, tayo ay magiging mga ulirang anak ng Diyos. Diba? Tingnan nyo po, no? Ang Ama, Anak, Espiritu Santo, wala kang pagtatalo yan. Diba? Walang pagtatalo yan. Ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi tayo dapat magtalo o pagtumutol. At sa pagiging ganun po, na walang pagtutol at pagtatalo, doon po tayo nagiging matuwid at walang kapintasan. Oo, kasi kapag may pagtututol, may pagtatalo, may pag-aaway, natural. At wala ang pag-ibig. Diba? Sa umpisa, maganda muna ang pintuan. Mamaya, may pagtututol na. Mamaya, may pagtatalo. Mamaya, may nag-aaway na. At wala na ang pag-ibig. Kaya dito, makikita po natin na tayo po talaga ay ginagabayan po ng Banal na Espiritu ng Diyos. At dahil doon, mapapalayo tayo sa mga taong mapanlinlang at mga masasama. Kaya sabi niya, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito upang malaman ninyo kung ano yung kalooban ng Diyos. Diba? Ihihiwalay ho tayo ng Diyos at magiging o magsisilbi tayong ilaw sa kanila. At itinulad nga po tayo sa bituing nagniningning sa kalangitan. Pero kahit na ganun po, ang turing po sa atin ng Diyos, kung tayo po ay magpapatuloy na walang pagtutol at pagtatalo, ay hindi pa rin natin kailangan itaas ang ating sarili. Patuloy pa rin tayo magpakumbaba, aminin na tayo pinakamakasalan sa lahat ng makasalanan at galing sa lahing makasalanan. Na kung hindi po tayo pakahabagan ng Diyos, hindi po natin maabot ang kanyang kaharian. Kaya sa Diyos po ngayon, ibinabalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan magpakailanman. Amen.